Hello mga ka-legit Davar Cuts! Confirm na si Willie Revillame ay magbabalik telebisyon na nga. At ito po ay kumpirmadong kabak-to-back ng Eat Bulaga. Ano nga ba ang paghahandang ginagawa ng GMA7 sa kanyang pagbabalik telebisyon sa pamamagitan ng TV5? At ano naman kaya ang say ng TVJ patungkol sa bagay na ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusuporta sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga no, dahil matapos nga pong magpakalat ng isang campaign o parang pirma para sa Tape Incorporated sa pagbabalik nito, ay talagang naibalita pa po ito ha, na ilimbag pa ito, na nagpapakalat nga daw di umano ng mga ganito. Pero hindi, halos hindi umaabot ng 200, no, hanggang 190 lang sila. Hindi man lang umaabot ng 200 katao na gusto talagang bumalik ang Tape Incorporated. Maaari yung iba walang pakialam, at yung iba naman eh talagang ayaw. Pero according to tape, meron po silang inilalabas na statement na magbabalik daw sila pero hindi sa noon time. So mamaya po pag-uusapan po natin yan with our date dun po sa ating updates. Ano? Pero this time, eto na nga. Dahil napabalita nga at kumpirmado, or isa sa mga good news na dumating dito kay Mr. Willie Revillame, na yung kanyang kaso po, no, na inihain ng ABS-CBN laban kay Willie Revillame sa Korte Suprema ay ibinasura na. Which means, kasi parang nag-file lang case ang ABS-CBN against Willie na patungkol nga dun sa parang meron po silang pinail sa kanya noon na parang form of hindi yata or di tinapos si Willie yung kanya pong kontrata, no, dito po sa nasabing ABS-CBN, kaya parang nagdemanda po sila. But anyways, tapos na po yung case and now mag-move on na siya sa panibagong journey ng kanyang buhay ngayon, kung saan panay-panay nga ang post ng kabilang panig nitong si Mr. Willie Revillame patungkol po sa kanyang pagbabalik telebisyon, di ba? Kung matatandaan po ninyo na may mga photo sa lumalabas na si TV host Mr. Will Revillame meets Attorney Buco de la Cruz, the Media Quest Chief Finance Officer John Andal, Media Quest and Signal TV President Jane Basas, and TV5 President Guido Savallero at Signal Office. So medyo may ano to, meron pong ibig sabihin to, no? Tiyak na magbabalik na ang si Willie Revillame sa telebisyon. Mapapanood na sa TV5 ang Wawa Will, ang dating game show at public service program niya sa GMA7 at ALTV. Siguradong pag-uusapan ang nalalapit na pagbabalik ni Willie sa Kapatid Network na naging tahanan niya mula 2010 hanggang 2013 dahil sa Willing Willie, Will Time Big Time at Wawa Willie. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik telebisyon at pagiging kapatid muli ni Willie dahil sa larawang inilabas ni Attorney Enrique Buco de la Cruz, isa sa mga legal counsel ng Wawa Win host, ngayong Biyernes ng gabi, March 15, 2024. Biruin nyo, maging si Willie Revillame pala ang kinuha niya po talaga. Specialista kasi si Mr. Buco de la Cruz when it comes to this kind of ano, no, this kind of matter. Kaya talagang tama yung pagkuha ng TBJ sa kanya bilang legal counsel ng TBJ against tape. Kuha ang litratong may caption na wawawi sa TV5 sa opisina ng Signal TV. Naka-post din sa official Facebook page ng Wawa Win ang larawan ng lima na may caption namang breaking news, mga big boss ng TV5 at si Kuya Will nagkita. Base sa impormasyong nakarating sa cabinet files, Wawa Win pa rin ang pamagat ng show ni Willie sa TV5. Di umano mapapanood ito pagkatapos ng Eat Bulaga sa noontime variety show ni Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon. Dating natutunghayan sa GMA7 ang TVJ pero lumipat sa Kapatid Network ang veterans TV host noong July 1, 2023.
Ang back-to-back na napagtatanghal ng Itbulaga at Wawawin ang isa sa mga dapat abangan ng manonood. Ayon sa isang insider, may Itbulaga na may Wawawin pa. Tiyak na lalo itong magpapasigla sa hapon ng telebisyon na matagal nang hinihiling kay Willie na bumalik na ito sa telebisyon. Hindi pa naglalabas ng opisyal na anunsyo ang TV5 tungkol sa petsa ng pagsisimula ng Wawawin, pero may mga espekulasyong mangyayari ito sa April 2024. Malapit na kasing matapos ang studio na pinapagawa ni Willie sa Santa Lucia East Mall, Cainta, Rizal. So, yan po yung ilan sa mga kaganapan. Alam niyo po ba na sinasabi ng ilan sa mga news insiders na talagang magaling ang naging desisyon ni Willie? Biruin niyo ha, hindi niya po kinalaban ang Itbulaga dahil alam niya talaga na kapag ito kinalaban niya, maaaring hindi siya mapansin eh. So, hindi niya tinapatan ng noontime program. So, ang ginawa po niya is tinapat po niya ito dun sa mga prime time na or sa mga pananghalian or panghapon ng mga teleserye na kung saan mas maiiba yung ikot po ng ano, no? Mas maiiba yung pinaka flow ng magiging hapon ng TV5 dahil hindi lang po noontime program ang mapapanood natin, but of course meron dalawang programa po na magkasunod na talaga namang pinakaantay ng lahat. So this coming April, after this March, siguro after the Holy Week is papasok na po or ilalabas na, kasi yun po ang balita eh, na pagkatapos ng Holy Week na ito, after ng March, April, ay ilalabas na nga po yung programang ito. So, right after the Itbulaga, hindi pa tapos ang pamimigay, eh, si Willie Revillame na. Yung dating katunggali, yung dating katapat ng noontime program na Itbulaga, ngayon kabak-to-back na po nila. Marami po at positibo ang naging outcome, no, para sa mga Dabar Cards. Kasi it's the right choice. Napakaganda ng naging desisyon niya na hindi nga niya tapatan ang noontime program. But, syempre, of course, isa rin sa mga edge din po ni Mr. Willie dahil syempre marami pong mga advertisers ang Itbulaga. So, possible na kapag nagkaroon siya ng magandang rating, maaaring yung mga advertisers ng Itbulaga, eh, makiride on din, no? Magbayad din ng mga ads to place their ads para sa, ano, Willie, kaya dito kay Wawa Win, no? Talagang, ano siya, win-win situation. Wala siya dun sa ano, wala siya dun sa talagang talo siya. Inaantay lang ng marami is ano ba ang magiging resulta nito, kasi ang katapat po ng Wawa Willie or Wawa Win is yung isa sa pinaka matagal lang teleserye na meron po ang GMA7. Ang Abot Kamay Ang Pangarap. So medyo mataas po ang rating nun, talagang inaabangan po na maraming Pinoy yun sa telebisyon. Napakalakas po yun sa online maging sa pre-TV. So yun po yung magiging katapat ni Willie Revillame. So saan kaya ang mga Pinoy? Ano kaya ang mas pipiliin? Teleserye o yung namimigay ng premyo? Kaya na po ang humusga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.